Mga kaibigan, ang kanang nag-uulit. Pa-like naman dyan. Pa-share, pa-subscribe. Pa-click na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Ito nga pala yung nahunt ko ng isang araw na 2005 na reverse 4. Yan na yun, mga kaibigan, no? Reverse 4. Hindi mo naman pwedeng tawagin reverse 2 yan. Hindi rin pwedeng tawagin reverse 1 o reverse 3. Tignan nyo naman ang mga kaibigan. Masyado maklaro yung stars na yan yung reverse 4 ng 2005, kasi nasabi nilang hard to find. Reverse 4. May error nga yan, eh. Di naman yung circle ng rules. Alos dikit-dikit na yung kanyang letra sa baba. Tsaka yung year, nakadikit na halos sa circle. Tsaka yung likod, ang circle din niya, dikit-dikit dun sa taas. Kung dito sa may mint year na 1993, kaangat. Tsaka yung mga ibang letters, parang alam kung na-doble yan o ano. May mga upi-upi konti. Okay din kasi ano daw ito, eh, hard to find reverse 4 na 2005. Nagahan pa ako nito ng reverse 3 tsaka reverse 2, kasi parehas sila ng mga hard to find. Ang reverse 2 kasi ay San Vista, 2005. Ang reverse 2 8%, reverse 3 5%, ang reverse 4 yan, hindi pala, 0.8 ang reverse 2, ang reverse 3 ay 0.5, yan yung reverse 4, 0.4 yung 2, 3 at saka 4, parehas yan ng mga hard to find. Saka nga pala itong 20 piso 2020 na upper length mark. Meron akong tatlo na San Luis
artista ay 9%. Kahit 9% siya, hard to find na rin siya. Kasi ito halos 2 years ko nang hawak ito eh. Pandemic pa, meron na ako nito. Meron na ako nito ng apartment mark. Pero yung 2019, hindi ko pa hinahanap yun noon. Kasi akala ko rin makakakita pa ako sa circulation. Hindi pala. Kaya bumili na ako para magkameron ako kahit isa. Niya. Ano man itong mga likod nito eh. Ang mga double punch, double tie. Kasi malalalim ang likod nito eh. Maratami namang malalalim. Pero wala siyang kaakibat na value sa lumista. Basta 9% lang siya. Pero may mga nagsasabi sa mga vlog na binibili daw ito ng 10 to 15,000. Parang hindi naman kapanipaniwala. Kasi lalo na sa mga FB. Tagal ko nang inaalok to. Wala namang bumibili. Hindi ko lang alam kung totoo yung mga nagbablog na bumibili sila ng mga ganito. Ay, yung mga vlogger. May mga good pa silang mga sinasabi. Kung talagang bumibili sila, walang dapat code-code. Contact lang, address, tapos bayaran. Wala naman sinasabi mga kailangan pa ng code para hindi daw magkagulo ang transaction. Himok lang din siguro ng mga subscriber para maraming mag-subscribe. Kaya siguro ganun ang mga sistema nila. Ito naman sa mga GC nila eh. Kailangan mo pa mag-subscribe para mabilhan ka daw nila. Kung talagang bumibili sila at sinasabi nilang tumutulong sila sa kanilang kapwa, hindi na kailangan ng mga code-code. Kung gusto talaga nilang bumili at kung gusto talaga nilang tumulong. Pero ako, pili din talaga ako. Bumili nga ako ng 2019. Wala pa akong budget. Basta magka-budget ako, bibili din ako. Itong upper mint mark na to ng 20 pesos. Wala pa siyang value sa lumista. Nagkakabalyo daw siya sa mga
kolektor ko, no, na ang daming pasikot-sikot paano bumili, na hindi ko alam kung totoo o sabi-sabi lang. Pero mga kaibigan, pa like naman dyan, subscribe, pa-share na rin kung gusto nyo. Ayan yung mga balang araw, magkaroon tayo ng budget, makakapamili tayo ng pinapangarap nating collection na coins. Kasi ako, matagal na akong nangungulikta eh. High school pa lang ako nangungulikta na ako. Ang mga unang mga kinukulikta ko noon, mga old coins. Yung iba, nakukuha ko ito sa mga nagpapablessing sa mga paangutan ng bahay. Ito yung mga collection ko noon. Ito pa akong token ng amusement token, no? Talagang inuwi ko ito para makulit ko. Kaso lang, naiuwi ko eh, hindi kagandahan. O, baka naging ganito lang ito sa katagal na sa akin ito. Nakulit ko ito ng high school pa ako eh. 2015-2016, mga ganong taon. Baka sa katagalan na ito na kaya nagkaganito na siya. Maganda-ganda rin ito ng inuwi ko eh. Ito yung mga kinukulik ko noon. Ito mga yun. Tsaka yung mga penny. United Arab Emirates. So, ito, meron nga pala ako nito, mga kaibigan. Makasunodahin nyo ito. Ito yung 1975 5 peso, bagong lipunan. Yung ibang mga nakulit kong dollar coin, ayan, sa tube na. Jefferson. Oh, meron na ako Jefferson. Ito yung mga kinukulit ko noon. Yung iba na sa tube na. So, ito yung mga pinapamataw namin sa mga tatsi noon. Ayan, tama-tama ang piso. Piso yung tayaan. Ito yung mga pamato namin noon ng elementary. Ayun, kalabaw ko.